everyone, welcome back to my channel. So ngayon lang ako ulit nakapag-upload dahil alam mo na sobrang busy, ang dami mga nangyari sa aking buhay. Maraming ganap. Charot. So ito yung aking room. Charot. Siyempre mo na magbubukas, diba? Pasok kayo sa aking kwarto. Hindi pa ito masyadong tapos. Pero siguro around 85% or 86%. Charot. Pero yeah, ito yung aking kwarto. Ayan. Ayan. Pero mag-umpisa tayo dito sa aking favorite part. Ito yung pinaka-favorite ko. Nung una akong lumipat dito sa... Ano ba yan? Nakat yung video. Pero anyway, nung first time akong nag-move dito sa basement. Kasi diba galing ako sa taas. Ito talaga yung nakita kong part. Na gusto kong ayusin. Ito yung pinaka... priority ko nung una kaya naman. Ang una kong mga binili ay mga storage. By the way, super, super hilig ko sa mga storage. Like, talagang nakakaloka. Nakita kong ganito yung setup dito sa closet niya. Talagang nag-isip ako ng maayos kasi ayoko yung bili ako ng bili ng storage. Tapos, hindi ko naman siya talaga magagamit pala. Sobrang nakyutan lang pala ako at hindi pala siya useful dun sa room ko. So, talagang nagtingin muna ako sa online. Tapos, minesure ko kung gaano kalaki yan. And, gusto ko kasi yung kwarto ko. Safe space ko kasi yung kwarto ko eh. So, inisip ko na dapat yung kapag nakahiga na ako, pag tinitignan ko siya, dapat nakaka-relax, di ba? Hindi kasi, kapag winter kasi, hindi naman ako lumalabas since hindi pa ako nagda-drive. So, gusto ko yung safe space ko, yung tipong marerelax yung mata ko, yung mind ko, very peaceful pag gumising ako, ganyan. So, ito yung inuna ko talaga. Priority section. Charot. So, wait lang, pakita ko. Ito yung storage na talagang pinaka-favorite ko. Hindi ko alam yung pangalan niya. Mahina ako sa ganun. Kaya, ilagay ko na lang dyan siguro yung link sa baba. And then, ito yung closet ko. Yan yung lagay ng mga dress, mga jacket. And then, ito yung pinaka-isa pang favorite ko kasi meron siyang takip. Ito yung lagay ng pants. Ito yung, ano ba to? Mga Andes, mga pang inside. Tapos ito yung inside clothes. Tapos, workout clothes, tapos mga pajamas na very bulky. Usually, ito dito talaga nilalagay yung mga pajamas. Pero kasi may mga pajama na pag sa winter, very bulky talaga. And, tignan nyo to. favorite ko yung ganyang kulay pagdating sa mga theme, ganyan. Gusto ko yung something, yung may pagka-bronze or anong tawag dun? Copper, yung mga ganun. Yung mga rose gold or gold, ganyan. Super favorite ko to. Kaya naman, nung nakakita ko ng ganyan, talagang bumili na ako ng marami kasi alam mo yun, mabilis siyang maubos. Binili ko lang po sa Winners ata or Marshalls, ganyan. Tapos super sale siya. And... ito yung mga summer dresses ko. Nilabas ko na siya kasi spring na. Actually, galing pa to ng Pilipinas. Ayan. Kasi super... mayroon akong shop na nakita sa Instagram. And then, I think yung mga sizes nila super kasha sa katulad kong petite. Kasi nga, petite ako. Tapos, ano pa ba? So, yan. Pinili ko din pala yung hanger na ganito. Yung velvet. Yung texture niya, tapos flat. Kasi, to save space, imagine yung round na hanger. Super bulky, diba? Kaya, pinalitan ko. Meron ako dating hanger dito. Ganon yung itsura. Kaya lang, bulky siya. And then, ito, mahilig ako sa black na dress, black na t-shirt, ganyan. Kasi, minsan, di ko alam, parang ang hirap kasi mag-isip ng damit minsan kapag nagmamadali ka na. At saka, since nung nasa 25 years old na ako, ganyan, 25, 26, mga 24 ka mo na lang, 24, 25, 26, nag-start akong mahilig sa mga black na t-shirt, black na pants, basta color black, ganyan. And then, ito yung, ano ba to? Ito yung ginawa ko. I painted this bag.
Wait lang, pakita ko ng maayos. Ito yung ginawa ko, piname kong friends na bag. So, kung gusto nyong bumili, PM nyo lang ako. Oh, I painted that. And then, ito yung mga pang spring ko na jacket. Alabas na din sila dati. Kasi, alam mo yung, ano, yung dito kasi sa Alberta, diba? Dito kasi sa Canada, minsan, bilis magbago ng weather. Kaya, ano lang talaga yan, nandyan lang. Kahit nga minsan summer na, or kahit nga minsan, alam mo yung pa-summer na, or fall, ganyan. Biglang malamig. So, ang ginagawa ko dyan lang sila, ito yung mga damit ko na hindi ko nilalagay sa storage, ganyan. Kasi meron akong storage box na, actually, first time ko palang itong gagawin. Na kapagka nag-change na yung weather, papalitan ko na siya. Iva-vacuum ko na yung, vacuum yung ano, sealer. Iva-vacuum ko na yung mga, ano, yung mga, yung vacuum na ano ha, yung, ano ba, paano ko ba explain yan? Yung vacuum sealer, diba? Ganon. Yung parang ziplock. Tapos iba-vacuum mo siya, ganyan. Tapos, ninipis siya ng super nipis and then makakatipid ka sa storage. So, yun yung gagawin ko ngayong summer. Yung mga winter clothes ko, ganon yung gagawin ko para hindi siya bulky dito sa kwarto ko. Ayaw ko kasi ng ano talaga, yung maraming gamit. Kapag hindi ko na talaga siya ginagamit, naano ko na, binibenta ko na. Oo, totoo. Or pinapamigay ko. Tapos, ayun yung ano ko. Yung jump rope ko. Hindi na ako nakakapag-jump rope lately. By the way, ito yung pinaka-favorite ko pa pala na isa. Wait lang. Laundry bag. Actually, na ano ko to, nalaman ko to sa friend ko. Laundry bag. Very, ano, minimal lang siya. Ganyan lang siya. Pag tinitignan mo siya, parang ang liit, pero ang daming lamang damit. As you can see, hindi pa ako nakakatiklop. Ang dami pang mga damit-damit. And then, may mini trash can ako dyan. Tapos, ano pa ba? Yan, basta yan. Mga storage, mga kumot, tuwalya, mga bags na bihira ko gamitin. Tapos, basta mga gamit na bihira mong i-open. Bihira kong i-open. Kaya nilagay ko sila sa taas. And then, ang maganda rin dyan, meron siyang takip. Sa IKEA lang lahat yan. Pati yan sa IKEA. Showroom na pala yung kwarto ko. And actually, pati yung bed ko, IKEA din yan. Pero binili ko lang yan sa marketplace. Nakamura tayo ng, ano, marami. Tapos, yan yung ano, workout ko, yung balance board, yung mat ko, very ano kasi, ayoko yung mabigat na workout, kaya ganyan lang yung workout ko. Tapos, ito yung side table to dapat eh. Pero, wait, yan, ang gulo. Ito, dito ko nilalagay yung mga ganyan, accessories ko na bulky din. Tapos, yung pang winter gloves, mga ganyan. Scarf. Yan. Tapos, dito naman sa second floor ay aking mga maliliit na bag. Sa mga friends ko dyan, alam nila yan na super hilig ako sa ganito. Yung mga super liit na bag. Meron akong malaking bag dito, pero ano, medium. Parang gano'n, medium size lang. But, most of the time, super hilig ko talaga sa ganitong bag. Ito, super okay to sa summer. Very, ano, comfy. Tapos, yan. So, yan lang yung aking lagay ng bag. Ayoko din masyadong bumili ng maraming bag. Kasi, may... Gusto ko kasi yung ginagamit ko talaga. Kaya hindi talaga ako mahilig bumili ng, alam mo yun, madami. Tapos, ito naman yung... galing din to ng IKEA. Ito yung robe ko. Kasi dito sa basement, super lamig. And then, ito yung mga pang winter clothes ko. Tsaka pang spring na din. Yan, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na iba-vacuum ko na lang later para numipes. Kasi tignan mo naman, pag i-storage mo yan. Ako, puno agad yung, ano, storage mo. So, the rest na jackets na yan. So, yeah, sabi ko nga, ito yung kwarto ko, yung bed ko. Galing din to sa IKEA, yung buong set na yan. Pero yung bed ko nga, binili ko sa marketplace, mas mura lang. I think sa IKEA na sa $80. Canadian dollars, pero binili ko lang yan ng, I think, $30, ganun, or baka mas mura pa, mga $25, ganyan.
Tapos, ito yung duvet ko. Sa IKEA din to, extra hot. Kasi nga malamig sa winter. Tapos, cover. And then, ano pa ba? Actually, ito favorite ko to. Itong side, kung ano man tawag, sa side. Kasi naisip ko, pag natutulog ako, wala akong lagayan, wala akong patungan. Sabi ko, ang hirap naman. So, nagtingin ako sa IKEA, tapos nahanap ko to. Anyway, wait lang, bago ko to explain. Ito yung binili ko sa Shein, paano ba yun i-pronounce? Very, very ano siya, no? Aesthetic niya. Charot. And, gusto ko kasi yung ganito. Very, very ano, cute. Charot, cute. Ewan ko kung paano ko siya i-describe, pero ang sarap lang tignan. Kaya ako siya binili. And very useful din siya, kasi nga kapag nakahiga ka, tapos naiiyak ka, ganyan ko ng tissue. Hindi, joke lang. Tapos, wipes. Anything na madumi dyan sa table ko, yan, ginagamit ko yan. And then, ito, sa IKEA din to. For now, pansamantala, ginagamit ko siya lagayan ng mga charger ko. Wala pa kasi akong ano lagayan. Isipin ko pa kung anong gagawin ko dito. Hindi kasi ako bumibili ng storage na hindi ako sure. So dapat pag bumili ako, ginagamit ko na talaga siya. Ayokong magsayang ng pera, ano ba 'yun? Ang mamahal pa man din ng mga storage. So balik tayo. Ayan, ito hindi sa akin 'to, kay Karen 'to. Hiniram ko lang kasi pang-label ko sa mga gamit-gamit na kailangan. And then, for now, dyan ko nilalagay yung hanger ko. So, ito, napakaganda nito. Pwede rin to sa bathroom. So, kunin mo lang siya ng ganyan. Oh, ilabas mo lang kung lilinisan mo dun sa part na yun. Tsaka mo siya ibabalik. Diba? Ayan. Ganyan lang. Very cute. Very cute. Tapos, ang dami kong gamit dyan. Ito yung table na nafo-fold. Binili ko din to sa ano. Actually, may ganito sa IKEA, pero hindi ko to sa IKEA binili. Sa Winners. Magkano ba to? I forgot, pero siguro nasa ano lang. Siguro nasa $15. Or baka mas mura ba. Tapos, ito yung ano storage box ko na napakalaki. Galing din to sa IKEA. Wait lang. Ayan. Ganyan siya kalaki. Which is very favorite ko. At saka, teka lang ha, buksan natin. Ayan, meron akong nagtatagong mga plastic bags. Ano ba yan? Ito, meron akong nilagay na 2 sets ng ganito din na design, pero mas maliit. Just in case lang later on, kapag nagkulang yung mga, yung space para sa mga jacket na ipavacuum ko. Ilalabas ko to, tapos ilalagay ko dun sa pinakadulo. Para dun ko siya ilagay kapag nagkulang. Reserve lang. Yeah, ito lang yung part na storage na nilagyan ko ng ganun. Ito, hindi. Ito, nandito yung mga dresses ko na super dalang ko nang gamitin. Tsaka hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga dresses na yun for now. Pinag-iisipan ko pa. Kung gusto nyong bumili, i-PM nyo lang ako. Anyway, oo, totoo. Paulit-ulit lang akong magsuot ng damit kapag favorite ko lagi kong inuulit-ulit dyan. So, useless. Minsan, nandyan lang nakatago. Kaya kung ka-size nyo ako, extra small, i-PM nyo lang ako. Bebentahan ko kayo. Ano ba? Ito yung cabinet ko. Ayan. Actually, pinag-isipan ko ng mabuti kung bakit ko ito, bakit ito yung table na pinurchase ko. Gusto ko kasi yung medyo merong drawer-drawer ng konti, may cabinet ng konti, ganyan. Tapos, ito yung lagayan ko ng mga chargers na madalang gamitin. And mga, ano ba yung laman yan? Mga kung ano-ano. Pero hindi ko pa masyadong inayos. Pero sure ako, mga chargers or mga binili ko na lagayan ng earpods, ganyan. Tapos, ito yung lagayan ko ng mga notebooks, mga journals, mga libro na favorite ko. Kung meron man. Hindi ko pa naaayos talaga ng matino. So, ito, storage din yan. Yung mga may stocks ako ng Celotech, makeup remover. Ito yung treatment ko sa mga pimples ko.
na ang tagal umalis. Ito, Lysol. Ayan, sa mga phone ko. And then, ito yung pouch ko. Ito, panglinis ng kuko, yung nasa dulo na. And then, teka lang. Sorry. And then, ito yung favorite ko na isa. Nakakalungkot kasi wala na silang stock. Ang brand niya ay Porta. I hope bumalik ulit. Tapos, binili ko lang din to sa Winners or Marshalls, ganyan. Lagayan ko to ng mga maliliit na bagay-bagay. Kaya gusto ko pang bumili kasi meron akong mga chargers. Feeling ko, gusto ko siyang ilagay dito. Pero, pinag-iisipan ko pa. Sana magkaroon sila ng stocks. And then, ito yung mga earphones. Mga ganyan. Tignan nyo na lang. Hindi ko alam sabihin. Mga ganyan. Basta mga stocks. Tapos mga lipsticks na hindi ko pa nabubuksan. And then, mga storage na yan. Ay, mga ano na yan. Mga stocks ko na yan. I think paintbrush, yung blue. Ayan, so ito ang aking table. itong light ko galing din sa IKEA. Oo, nakakatawa pero galing talaga sa IKEA. Ito yung current book na binabasa ko. Then, yan, bigay ng aking friend na si Kaiza. For coffee, for juice, for coffee. Yung mirror ko, yan lang ang mirror ko sa ngayon. Hindi pa ako nakakabili ng bago. Tapos, ito, regalo sa akin ni Mira. Mga makeup brushes ko. And then, ito yung mga makeup ko. Yan, L'Oreal. Mascara. Concealer. Basta lahat na, ano, pang makeup nandito. And then, ito yung for skincare ko. And for makeup. Ayan. And then, vitamins. Mga hindi ko na nagamit na pang skincare kasi naging sensitive yung face ko. By the way, bago ko i-explain ko ano yung mga nandito. Ito, very gusto ko to kasi minsan makakalumitin ako, no? Sa whole week na yan, ilalagay ko kung ano yung pinaka-importanteng dapat kong maalala. Kasi ito, diba, yung pintuan ko. So, isusulat ko dito. So, bago ako lumabas, meron akong mga kinukuha dito. Ito yung aking wallet na may susi. Tapos, ang aking salamin, ang aking earpods. Tapos, ito, binili ko lang din to sa Shein. Kasi gold. Di ko alam kung magkaano to. Pero, syempre, alam mo naman pag Shein, di ba? Hindi naman ganun ka mahalan. Tapos, ayan yung card ko na galing din sa IKEA. Sabi ko na yan, no? Ito, very useful for storage din. Ito yung aking mga chocolates galing nung ano, Valentine's. Tapos, mga bigay. Binili ko to. Mga bigay na yung iba. Tapos, ito yung mga gamot, mga vitamins. Ewan ko bakit may sanitizer dyan. Mga vitamins ko. Pag masakit ulo, ganyan. Mga tissue. Yan, since maliit lang mga bag ko, ganyan yung binibili ko. Mga tissue. And then, ito yung mga chicheria section ko. Na hindi ko pa nabubuksan. Naayusin ko pa to actually kasi, di ba kapag binuksan mo na yung chicheria, ang ganda lang niya tignan pag ganyan. Pero pag nabuksan na, wala na. So, mag-iisip ako kung anong storage dyan. Ito, nabili ko lang din sa Winners, dalawa. Magkano yun? Nakalimutan ko na, pero alam mo naman pag Winners, sale, ganyan. Yan yung aking trash can. Meron siyang takip. Yan. Ay! So, storage, lagayin ko ng paint, and then diffuser, and then storage ulit. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan. Tapos ito yung old na upuan ko sa taas. Kasi ang tagal mag-restock ng IKEA nung chair na. Yung ano, parang pang-office ganun. Na, which is super okay na sa akin kasi ayoko nga ng medyo mahal na upuan. So, affordable lang din yun. Kaya lang ang tagal mag-restock. So, ganyan yung itsura niya pag dito ako. Ganyan. Yan. Yung curtain ko manipis. Maghahanap ako ng ibang curtain. Diyaka na.
okay pa naman ako dyan. So, ganyan. Ganyan siya. Punta tayo dito. Ayan. Ayan. May nakalimutan pa ba ako? I think, yan muna sa ngayon. Ganyan. Close natin to. Iniisip ko, maglalagay ako ng mirror dito. Pero, hindi ko pa naman ganun ka-priority. Sa ngayon, very satisfied. Sa ngayon, very satisfied ako sa room ko. Mag-iisip ako kung anong gagawin ko dito. Pero sinadya ko talaga na maluwang ang space here kasi pag winter, di ba, ang hirap mag-workout kasi nga malamig. So, kahit dito sa baba, pwede na. May nakalimutan pa akong ipakita. Wait lang. Ito. Ito pala. Actually, ito maganda rin to. Mat. Kasi minsan kumakain ako dito. Tapos, ayokong madumihan to. So, ito na lang yung winawipe ko or naglagay ako. Katulad yan, malamig, di ba? So, lalagay ko siya dito with that one. Bigay ito ng aking friend. Ayan, si Imel. Tapos, ito yung aking drawer. Yeah, ito. Contact lenses. Gusto ko to. IKEA din to galing. Kasi nga, very organized na siya. Knowing me na marami akong maliliit na ganito. Mga bagay-bagay. So, very useful siya for me. Ito yung aking lagayan ng mga quintas, na earrings, and ito mga regalo lang yan, and mga ano ba to? I think mga bracelet and then coins, tapos ang aking nipple tape, tapos ito yung mga lagayan ko ng anong tawag dyan? Yung ganyan, no? Basta yan. Tapos yung pandikit, mga flash drive at mga ganyan, bracelet, mga watch. Hindi naman ako mahilig mag-watch ng ganito, nilagay ko lang dyan. Ano ba to? Mga bigay, mga ointments, yan, and yan siya. Ganyan. Hindi siya ganun kaayos ha, pero at least sa akin kasi alam ko kung saan ko kukunin. Ganyan siya. Tapos sa kabila, ito yung tinatawag ko talaga na magulong section. Na alam mo yung kapag ka nagmamadali ka na, dito mo lang isusok-sok lahat. At tinanggap ko na yun na ganun talaga siya. Ito yung journal ko. So, ganyan siya. Pero aayusin ko yan. Pero okay lang naman ako na kahit ganito siya kagulo. Kasi for me, ito yung saving, ko. Ano yung saving drawer? Saving drawer. Kasi minsan ayoko nang magulo sa table ko, so isusuksok ko lahat dyan. Tsaka ako na lang aayusin. Yun, ganyan. Ito na lang, ito yung kwarto ko. Overall, ganyan siya. Gusto ko lang kasi talaga ng simple na room. Yan. Next time, mag-room tour ako ulit kapag ka may bago na. Pero kung may mga katanungan kayo sa aking kwarto, mag-message lang kayo, malilate na ako. Meron pala akong lakad today. Mag-message lang kayo or mag-comment kayo kung sa ate, saan mo nabili yan? Ganyan. Magre-reply naman ako. Ang tagal, bago ko na natapos. Anyway, thank you so much sa panonood sa aking vlog. Ang haba na ata to. Yan lang. Ito nga pala, welcome to my room. And to my IKEA showroom. Charot. Kasi every gamit is from IKEA. Ayan. Ganyan. So, see you later, guys. Bye!